Okay, magandang araw sa atin lahat, mga kababayan, saan man panig kayo ng digdig. Dito naman tayo sa another episode ng ating Badong Arates Vlogs. Ito po ang pag-uusapan natin ngayon, yung mga sinabi ng ating kagalang-galang na Senador Risa Hontiveros. Kung bakit siya ang kaisa-isang senador. Siya lang pala ang tumutol, no? Yung bumoto na tumutol dito sa pagbibigay ng emergency power sa ating Pangulo. Maganda pong talakayin to. Iisa-isay natin yung katwiran niya at sasagutin ni Badong Aratilis. Okay? Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na, pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan, mga issues panlipunan sa loob at labas ng ating bansa. Dahil ito lang ang tanging channel na mayroong kinikilingan at mayroong pinapanigan. Ang pinapanigan natin ay ang mamamayang Pilipino. Kaya ano pang hinihintoy mo? Pindot na! Okay, pag-usapan natin. Bagong-bago po to, ha? Nagigil mo, nagkakutol po. Bagong-bago po, kapapanood ko pa lang sa Rappler, nangangatwiran si Senadora Risa Hontiveros. Mamaya po, babasahin natin yung komento nyo. Hayaan nyo po muna, ako muna, iisa-isay natin yung katwiran niya. Bakit hindi po niya sinuportahan yung pagbibigay ng emergency power sa ating Pangulo? At paano natin to bubutatain, no, ng inyong lingkod? Okay, isa-isayin po natin. Ang una niya sinabi, hindi na kinakailangan ng emergency powers para sa daw sa pondo. Dahil may mga mekanismo na, no, nariyan na raw yan. Sabi ni Hontiveros, hindi na kinakailangan ng emergency powers. Gagamitin lang ng Pangulo ang kanyang kapangyarihan. Yung natural na power ng isang Pangulo, kaya niya na raw malutas, no? Okay. Yung laws natin, pinoprovide na yung mga pwede niyang gawin. Kaya hindi na raw kinakailangan ng emergency powers. Tapos, bigla niya sinasabi yung mga binabanggit naman na susuportahan yung ano, siya daw yung nagpupush nito. Ha? Sinama yung sarili. Ha? Siya daw po yung nagpanukala na suportahan yung mga pinakamahihirap. Yan. Tapos magbigay ng hazard pay yung mga government officials. Sa kanya daw galing yun. Eh sa'yo pala galing yun. Bakit hindi mo sinuportahan? Di ba? Napakasimple. Porkit galing na sa Pangulo. Nakuha nyo. Kiniklaim niya ngayon na sa kanya daw panukala yan eh. Yung bigyan ng ayuda. Yung mga nawala ng trabaho. Yung pinakamahirap sa panahon ng crisis. Ang tanong nga namin, porkit ay sa'yo na pala nagmula, hindi mo pa susuportahan dahil nirequest ng Pangulo. Ganun ba yung gusto mong sabihin? So, ikaw, personalidad pala. So, ibig sabihin, kung kanya na palang panukala yun, inangkin niya pa eh. Proud pa siya na sa kanya daw nang galing yung ideya na dapat daw tulungan yung pinakamahirap ngayong crisis sa pamamagitan ng direkta. Sa'yo pala galing, bit ayaw mo suportahan. Oh, sige. Bakit daw ayaw niya suportahan? Kasi nasa kasalukuyang kapangyarihan na raw ng Pangulo ng Pilipinas yung mga hinihingi niyang powers. Bakit pa raw bibigyan? Talaga bang nasa kapangyarihan ng Pangulo ng Pilipinas yung mga powers? At saka yung pondo daw ay nariyan na raw sa... May batas na raw na yung pondo. Nariyan na, itutulong na lang. Linawin natin na yung emergency powers po, kaakibat ng emergency powers, ang linaw po ng sinasabi na nagsulong, ng mga nagsulong nito eh, sa mga congressman at senado, merong nilaan silang 275 billion. Ano po gagawin ng presidente, bibigay sa presidente para ipapamigay niya ng direkta? Meron pa nga eh, di ba alam niyo to? Alam, buti pa yung mga viewers alam eh, bibigyan yung mga nawalan ng trabaho. Nagre-range mula 5,000 hanggang 8,000 buwan-buwan. Kung ilang buwan man abutin, 'di ba? Para maging matagumpay yung kwarantina. Bakit malabas na labas yung mga tao? Kasi hindi sila kumikita. Ngayon, lahat ng hindi kumikita niyan, bibigyan muna ng ayuda. 5,000 bawat pamilya hanggang 8,000, depende sa
Saan? Sa region, di ba? Okay. So yung 8,000 ako, 8,000 pa sweldo sa driver eh. Di sapat na yun para sa pamilya niya sa isang buwan. Kasi yun naman yung usual niyang kinikita. Dahil nawalan siya ng kita ngayon, yun yung ibibigay. Saan galing yung pondo na yun? May pondo bang ganun? Senadora Risa Hontiveros, paano kayo magkakaroon ng pondo na ganun? Samantalang pinasa niyo yung pondo, wala pang crisis na ganito, hindi pa nagka-quarantina. Kailan ba nagkaroon ng quarantina? Marso po, Marso. Nagkaroon ng quarantina, Marso 2020. Kailan niyo pinasa yan? Noong 2019 pa. Sasabihin mo ngayon na meron na sa pondo yan. Wala po sa pondo yung 275. Kaya nga humingi ng special powers yung Pangulo para ma-reprogram. Nasa pondo talaga yun, dun nga kukunin. Pero nakalaan na sa iba. Ang inuulit-ulit ko, Madam Risa Hontiveros, kaya humihingi ng special power ang Pangulo para makakuha siya ng 275 billion mula sa existing na pondo. Para sa ganun, yung unang dalawang buwan ng quarantina, kasi nakita na natin eh, di ba? Nakita na, naka-quarantina na, nahihirapan lahat kasi gustong lumabas at gustong maghanap buhay. Pati yung mga pinaproblema ninyo na pedicab driver, mga tricycle driver na nawala ng trabaho, bibigyan ngayon ng ayuda. 5,000 hanggang 8,000 para hindi na sila mamamasada, para hindi na sila maghanap buhay. Ngayon, kaya bibigyan ng emergency powers ang Pangulo kasi bawal po yun. Ako hindi ako senador eh. Ikaw senador ka, alam mo dapat na bawal i-realign. Pag nailagay na yung pondo para sa isang particular na gawain, hindi mo pwede basta-basta i-realign yan. Anong kinakailangan? Emergency powers. Kaya nila binigyan ng Pangulo. Ikaw kaya hindi mo binigyan. Naintindihan mo? Tapos pinagmamalaki po sa kanya daw galing yan yung mga dapat bibigyan ng pera. Eh sa'yo na pala galing. Bakit ayaw mo pang suportahan? Okay, eto pa sinasabi. Nakakatakot daw. Oh. Kaya daw ayaw niyang bigyan ng pondo. Akalain niyo raw, pwede niya na ngayong magamit lahat ng pondo na nagmumula sa national agency at saka government controlled and operate GOCC, government owned and controlled corporations. Lahat daw ng government owned controlled corporations pwede na raw gamitin ni Pangulong Duterte yung pondo. Yun nga yung purpose. Nakukuha mo ba, Senadora Hontiveros? Kaya nang hingi ng emergency powers, halimbawa yung PAGCOR. Gobyerno yan, malaki kinikita niyan. Pero hindi pwedeng pakialaman ng basta-basta ng Pangulo sa setup ng batas ngayon. Bakit? Nakalaan na yan. Halimbawa, hindi ko alam kung saan napupunta, pero meron ng pinaglalaanan niya. Halimbawa, 20% pambili ng ambulansya, 20% pampasweldo, 20% pampantulong sa mga eskwelahan, 20%, ganun po yun. Hindi pwedeng pakialaman ng Pangulo yun. Ngayon, pwede niya nang pakialaman lahat ng pera ng PAGCOR. Bakit? Meron siyang emergency powers. Yun yung hindi mo nauunawaan eh. Kailangan ngayon, huwag muna magpatayo yung PAGCOR ng mga room. Dahil ang kailangan ngayon ng room na eskwelahan, di ba? Hindi muna yan. O mag-hire ka ng teacher, huwag muna yung PAGCOR. Lahat ng para sa room, amin na muna yan. Ipapakain muna natin sa tricycle driver dahil ayaw natin pagpasadain. Ipapakain muna dun sa mga factory worker dahil sarado ang factory. Ipapakain muna. Yun, Senadora Hontiveros. Bakit ka natatakot? Nabigyan ng emergency powers ang ating Pangulo. Ay parang nga doon yun. Diba? Ikaw na rin na nagsabi. Kaya ka natatakot dahil baka magalaw yung pondo. Kailan mo gagalawin yung pondo ng PAGCOR? Kailan mo gagalawin yung pondo ng sweepstakes? Kailan mo gagalawin yung pondo ng iba't ibang departamento? Ano pa yung sinasabi niya? Yung mga
Coconut Levy Fund. Oh, may pondo pala dyan. Gamitin muna yan. Ang alam ko dyan sa Coconut Levy Fund. Uy, shh. Dito ka akin. Lumabas ka. Huwag kayo mag-away dyan, mga aso. Palabasin mo nga muna, Tris. Ginugulpi na naman. Shh, dyan ka lang, ha. Nasa na tayo. Ang alam ko dyan sa Coconut Levy Fund, halimbawa, hindi mo pwedeng galawin lahat ng pera niyan dahil kaya na kailangan niyan para sa mga magsasaka, mapupunta sa Coco Life o kung saan man. Pero ngayon, dahil may emergency powers si President Digong, pwede niyang lahat galawin at dalhin dito sa quarantina. Nakukuha mo, Senadora Hontiveros, kinakausap kita kasi parang ikaw lang hindi nakaintindi. Naunawaan ng mga kapwa mo, Senador. Ikaw lang ang tanging hindi nakakaunawa ng importante. Pero pinagmamalaki mo, ha? Yung mga panukala ni Pangulong Duterte na bigyan ng hazard pay yung mga nagtatrabahong nurse, doktor, mga sundalo, pulis. Kasi very hazardous talaga. Ilan na namatay na doktor. Ilan na nagkaroon na hawa sa mga pasyente nila. Okay. So, naroon na tayo, no? Pwedeng gamitin na ngayon yung PhilHealth. Oh, papa, pwede nang mapakailaman ng gobyerno ngayon yung PhilHealth. Eh, yan na nga, direkta na eh. May sakit ng mga tao eh. Pero dahil walang emergency power, hindi niya pwedeng galawin yung pera ng PhilHealth. Ngayon, pwede na. Di ba? Maganda yung kaya kinakailangan na magkaroon ng emergency powers. Mamaya na yung mga comment nyo, babasahin natin yan lahat. Tapusin nyo lang po muna tayo. Okay. Pero ito ang pinakamalupit sa lahat. Kaya daw siya, kinakabahan daw siya. Kaya daw niya hindi mabigyan ng emergency powers dahil mawawala daw yung check and balance. Mamaya, tatalakayin natin dyan. No? Mawawala yung check and balance ng mga pondo na to. Pero sinabi niya, siya rin na nagsabi, sinabi niya na titiyakin niya. Ito ang malinaw, ha. Pag daw may emergency powers, mawawala na raw yung check and balance. Hindi na raw alam kung saan gagamitin ng Pangulo yung pondong kukunin niya. Nakuha niyo? Tapos sa isang pagkatapos niyang sabihin yan, kaya ako, moving forward, may moving forward pa siya. Ibig sabihin, talon sa siya. Napasahan na ng emergency, babantayan ko kung saan ginastos yung pondo. O yun naman pala eh. Ikaw pala mismo rin ang magbabantay. Ano yung sinasabi mo mawawala ng check and balance? Eh ikaw pala mismo ang magbabantay. Diba? Parang sabi mo mawawala ng check and balance. Tapos sasabihin mo ngayon, babantayan ko kung talagang doon nila gagastosin. Oh! Kita mo, pwede ka palang magbantay. Ano yung sinasabi mong mawawala yung check and balance? Naku naman. O, sige, punta pa tayo. Ito ha. Wala daw malinaw na programa at estratehiya. Paulit-ulit sila ni Lenny dito. Eh. Silang dalawa ni VP Lenny nagpapanukala nito. Walang malinaw na programa. Walang malinaw na estratehiya. Alam nyo, manood kayo ng TV at magbasa kayo ng dyaryo. Ang linaw sa buong mamamayang Pilipino. Anong estratehiya natin? I-isolate yung virus. Ang Metro Manila, i-quarantina. Ang buong Luzon, i-quarantina. Naka-quarantina. Yun po yung strategy. Ngayon, nakita, pag-quarantina pala, hindi makikipagtulungan yung tao kasi gutom. Labas ng labas, tumatakas sa kwarantina kasi mamimili sila. Mamamatay sila sa sakit o mamamatay sila ng gutom. Mas pinili nila yung immediate, yung kalam ng sikmura. Ayun po yung strategy at nakita ng Pangulo na kahit na anong kulong natin dyan, basta hindi natin inayudahan, ang daming pera ng gobyerno eh. Pwede palang ayudahan, pwede pala talagang hindi maghanap buhay ng hanggang 3 buwan. Papakainin. Papakainin na lang ng gobyerno, wag na lang kayo magsialis. Sa ibang bansa po, palibasa mayayaman sila.
wala pong ayudang ganyan yung gobyerno. Dito lang sa atin nag-isip, bibigyan ng pera. Open ang lahat ng grocery at mga palengke. Bibigyan ng pera yung mga tao. Huwag na lang magtrabaho. Isa lang sa bawat pamilya lalabas. Hindi pa ba strategy at programa yun? Yun po ang ginawa ng China, na siya lang tanging bansa ngayon ang nakatalo sa kasalukuyan dito sa krisis natin na to. Hindi pa ba strategy sa'yo yan? Ano pa bang mas malinaw na strategy? Kaya humingi ng emergency powers, kasi nakita niya na kinakailangan bigyan mo ng pera para hindi na maghanap buhay pansamantala. Okay. Sasabihin niya nasa pondo na raw yun. Nasa pondo nga, pero hindi naman nakalaan yun para bigay mo sa mamamayan. Noong nagpasaba sila ng budget last year, nilagay nila ito ay bibigay sa mga mawawala ng trabaho, tricycle driver o driver ng FX o driver ng jeep o mga taong nagtatrabaho sa pabrika na mawawala ng trabaho dahil pansamantalang isasara yung pabrika ng damit. Wala sa budget yun, kaya kinakailangan ng special o emergency powers. Kaya humingi lahat ng senador na bumoto, naunawaan yun, Senadora Hontivirus. Ikaw ang kaisa-isa na hindi nakaunawa. Sabi ko nga ron sa comment, kasi nag-live yun eh. Sabi ko, ang babait nyo, sana kunin ka na ni Lord. Okay, eto pa. Ang sabi niya pa, kaya hindi ako bumoto. Kasi paano ko pagtitiwalaan ng gobyerno? Alam mo, senador, na gagamitin niya yung pondo. Alam mo, hindi naman ikaw may kailangan magtiwala eh. May tiwala sa Pangulo ng Pilipinas yung mga Pilipino. Hindi ka ba nagbabasa ng survey? Okay, hindi ka ba nagbabasa ng mga dyaryo talaga? Ano ba wala kang tiwala? Ikaw wala kang tiwala. Talagang wala kang tiwala sa pamalang, pero yung mamamayang Pilipino, may tiwala sa Pangulo na to. So, sino makapangyarihan? Yung tiwala mo o yung tiwala ng mamamayan? Wala ka lang tiwala. Sa Pangulong Duterte, hindi mo na siya bibigyan ng emergency powers. Huwag personalan dapat. Dapat, pinagkatiwalaan yan. Hindi mo alam, presidente yan. Hindi naman janitor yung paghawakin mo ng Pilipinas. Presidente ng Pilipinas ang nanghingi ng special powers. Okay, paano natin daw masisiguro na mapupunta sa taong bayan yun? Yun nga. Kaya nga kayo magtrabaho. Ang dali lang naman, may kontak kayo bawat isa eh. Tatanungin nyo lang sa tao sa barangay, nakarating ba dyan yung tulong? Hindi ba? Isang barangay captain lang, puntahan nyo. Ubit walang tulong dito. Magtrabaho kayo. Yun yung point. Kayo magtiyak. Kasi nga, ang laki-laki ng Pilipinas, di ba? Yun yung ideya. Pero para mo matiyak yan, magtrabaho tayong lahat. Pati kami. Tatanungin namin yung barangay kung naibigay ba sa mga mamayang wala. Yung mga government employee, walang problema yan. Hazard pay lang yung hinihintay nila. Okay. Track record daw ng administrasyon. Ito ko yung question niya. Kaya ako hindi binigyan ng ano, kasi masama ang track record. Masama pa sa iyo ang track record. Luminis ang mga Pilipino na nahimik, nabawasan ng mga sigang adik, nabawasan yung mga krimen ng mga adik. Ikalawa, masama pa ba ang track record na siya lang ang tanging nakapaglinis sa Boracay, sa Manila Bay at sa Ilog Pasig? Imposible yan noon, yung Manila Bay at Boracay. Ngayon, punta ka. Ay, Boracay yung Ilog Pasig. Ikatlo, siya lang ang build. Nakita mo naman ilang LRT na, ilang sasakyan na, ilang... Dito lang yun sa Pangulong to. Kaninong track record ang sinasabi mong masama ang track record? Baka ibang Pangulo yung tinutukoy mo. Baka yun yung Pangulo nyo. Si Noy Noy Abnoy. Pero itong Pangulo na to, ang alam namin, maganda ang track record ng Pangulong ito. Katunayan, pinakamataas ang survey rating niya sa lahat ng Pangulo ng Pilipinas.
Okay, bakit daw bibigyan ng special power? Ito pa mga punto niya, eh, no? Bakit daw bibigyan ng special power ang Pangulo na hindi pa nga nagagamit yung kasalukuyan niyang powers? Hindi nga magamit-gamit dahil kakakontra niyo, eh. Di ba? Okay, hindi hinihingi daw ng publiko ang programa. Inulit niya naman, wala daw programa. Meron po, Luzon Quarantine. Yun po yung programa kung hindi mo pa alam. Okay, isa pang krisis. Ayun, eto na ngayon, dito na tayo. Baka daw ito ay magdulot pa ng isa pang krisis. Ano raw krisis yun? Yung pang-aabuso. Kaya niya raw hindi binigyan dahil baka abusuhin yung powers. Tignan niyo, ha. Tinututulan na niya, hindi pa nagaganap. Grabe! Para siyang yung addict na in-interview, naalala niyo yun? Advance mag-isip. Naalala niyo addict na hinuli? Tapos ba, yung sa interview, sinabi nung addict, advance ako mag-isip. Tinututulan niya na, hindi pa nagaganap. Kaya ayaw niya raw bigyan ng emergency powers ang Pangulo dahil baka abusuhin. Baka pa lang. Baka. Hindi pa nagaganap. Tinututulan na nila. Ganun ka-advance mag-isip. Walang batayan. Basta mauna na kami tumututol. Wala lang. Ano bang ginawa? Bakit ka tumututol? Baka abusuhin eh. Hindi pa nagaganap. Tinututulan na. Yan po ang mga senador na binoto nyo. yung possibility ng abuse. At inulit na naman yung clear strategy. Wala raw clear strategy sa paglutas ng crisis na ito. Bakit bibigyan ng nagtanong yung si Maria Ressa, yung nag-interview. Sabi ni Maria Ressa, bakit naman kung ganyan pala? Si pinasama eh, di ba? Bakit ngayon sinuportahan ng mga kapwa mo senador? Ang ganda ng tanong, di ba? Parang panay kasamaan yung sinasabi niya nitong si Risa Ontiveros eh. Ang tanong ni Maria Ressa, bakit sinuportahan ng mga kapwa mo senador? Sabi naman niya ganito, pinasok nila yung mga amendments. Kaya siguro nila sinuportahan. Yung mga amendments na to, sa akin din galing yan eh. Sa kanya daw galing yung mga amendments. Ano yung mga amendments na pinasok daw nila Grace po? Yun nga, yung hazard pay, yung mga direktang tulong, yun. O di maganda. Pero, yun na nga, no? Eventually, sasama po ang loob nyo sa pinakakatwiran niya. Kaya hindi po niya sinuportahan etong bill na to. Yun, mas maganda sa English eh. Ano ba, sinulat ko yun. Because of possibility for abuse. Possibility pa lang, tinututulan na. Kawawa naman po ang Pilipinas. Wala pang ginagawa, may kasalanan na. Posibilidad pa lang na maabuso ng ating Pangulo, tinututulan na po. Dito na lang, Badong Aratilis po. Hanggang sa muli, dito pa rin sa inyong paboritong tambayan, Badong Aratilis po. Okay, dito na tayo.